Magbigay. Tayo ay nakalaang maglingkod at magbigay. Ng positibong karanasan at pagkatuto. Ng positibong karanasan at pagkatuto. Kung saan ang mga kalsapi. Kung saan ang mga kalsapi. Ay may kapangyarihan na linangin. Ang kakayahan at pakipagtalastasan at pamumuno. Ang kakayahan sa pakikipagtalastasan at pamumuno. Upang maging higit na pag-unlad at ibayong tiwala sa sarili. Upang maging higit na pag-unlad at ibayong tiwala sa sarili. Ang mutol ng Toastmaster. Ang mas mahusay na pagsasalita. Para sa mas mahusay na pakikinig. Gawin upang matutunan ngayong gabi. Maraming salamat po. Mag-sit upo tayo lahat. Ngayong gabi, pangungunahan tayo ng ating Pangulo. Tawagin natin ang ating Pangulo, Distinguished Toastmaster Joey Villanueva. M. Danny, pa-close nung shared shared screen. Naka-close na. Sa share screen, sir, dapat i-stop po. Paki-close po yung shared screen. Sandali. Wow. Sorry ah. Okay na po. Tawag natin si Distinguished Toastmaster Joey. Ayan, na-disconnect po kasi siya. Maraming salamat, Ginoong Sergeant at Arms Toastmaster Danny. At sa inyo pong lahat, magandang gabi. Una, atin po munang babatiin ang ating mga panauhin sa gabing ito. May panauhin ba tayo? Lahat mga kasapi. Dahil mga kasapi lang naman ang kasama natin dito. At Tita Vicky, SMD Vicky from Alcobar ay kasama natin. Mamaya siguro makakasama natin siya baka na doon pa sa kabila. Magandang gabi ulit sa inyong lahat. Magandang gabi. Magandang gabi. Magandang gabi. Tunay nga na ang bawat kasapi ng Toastmaster ay hindi lamang maging matapat sa kanilang mga salita, kundi ganun din sa kanilang pakikitungo, hindi lamang sa mga kapwa natin Toastmaster, lalo na sa club, kundi sa lahat ng pagkakataon. Katapatan ay isang ugali na hindi lingid at hindi iba sa atin. Sapagkat ang mga Pilipino kailanman ay kilala sa salitang katapatan. Subalit, nakikita natin sa ngayon na parang ang ating mga salita'y dumadaan na hangin na lang. Parang pagkatapos mong sabihin ay hindi mo na ito natatandaan.
kung kaya't kailangan ulit-ulitin pa ito upang yung mararamdaman na una pala ito'y nasabi mo na. Sana nga ba yung katapatan? Katapatan sa ating. Sa gabing ito, sana ay hindi lamang magiging Toastmaster ay magiging matapat tayo, kundi sabi ko nga sa lahat ng pagkakataon. Ang ating pagpupulong sa gabing ito ay hindi maging buo hanggat hindi natin sinisimulan ng opisyal itong ating pagpupulong. Kaya bilang Pangulo, opisyal ko ng binubuksan itong ating pagpupulong. Pagpapatuloy, aking hilingin ang ating kalihim na basahin ang minutes ng nakaraang pagpupulong. Mahal na Pangulo, sa kadahilanan po na akin na pong naisumite o naibigay ang katitikan ng pagpupulong nung nakaraang Martes, akin na pong ipagpapaliban ang pagbasa po ng ating minutes ng meeting ng ika-16. Mahal na Pangulo. Maraming salamat, distinguished Toastmaster Tess. Maliban na lamang kung may tututol, ay hindi na natin babasahin ang nakaraang minutes ng ating pagpupulong. At dahil wala namang tumututol, kaya't hindi na natin ito babasahin. Bago natin ito official na aprobahan, mayroon po kayong napuna na dapat nating baguhin o kailangan nating dagdagan sa nasabing pagpupulong o minutes ng nasabing pagpupulong? Wala naman po. Kung wala, opisyal ko nang inaaprobahan ang nakaraang minutes ng ating pagpupulong at ito ay may visa sa ating lahat simula ngayon. Mayroon ba tayong mga dapat pag-usapan bago natin simulan yung ating pagsasanay sa ating pananalita? Mahal na Pangulo, bago na lang po siguro matapos ang pag-meet, ang pagpupulong. Pag-uusapan natin yan mamaya. Pero habang tayo nagpupulong, gusto kong ipaalala sa inyo na ngayon ay Mayo na. Kaya nangangahulugan na kailangan na nating mamili ng bagong mga opisyal o mga pinunong magpapatuloy ng ating club para sa susunod na taon. Kung kaya't inihikayat ko ang ating mga kasama na kung sa palagay ninyo ay makakatulong hindi para sa ating club, sa ating sarili at sa marami pa na ating maimbitahan sa ating pagpupulong at sa Toastmasters na makapagsimula ng bagong karanasan. Mahubog sila bilang mga bagong pinuno, mahusay ng mamamayan, ay inaanyayahan ko kayo na ipresenta ang iyong mga sarili para maging susunod na pinuno ng ating club. Akin ding ipinapaalala sa inyo na sa susunod na pagkatapos ng 2 linggo sa ika-29 ng Mayo, ang buwang ito, ay magkakaroon tayo ng district contests. At ito ay sa pamamagitan ng Zoom contests. Online, virtual ang ating contest para sa distrito 104. Kung kaya't bigyan ninyo ng pansin na schedule ito para tayong lahat ay makapanood at magkaroon ng buhay na partisipasyon para sa nasabing contest o kaya sinasabi nating district contest para sa apat na kategorya.
upang uminit na at magkaroon na nung bagong kalakasan itong ating pagpupulong. Mabuti sigurong buksan na natin yung pangalawang yugto nitong ating pagpupulong. Kung saan tayo ay magkakaroon ng pagkakataong hubugin ang ating kausayan, hindi lamang sa pag-iisip, kundi pati na din sa ating pananalumpati, mga pananalita. Bilang pagbubugay para sa ina at ilaw ng ina, aking ikinakatuwa ng ating Toastmaster sa gabing ito ay hindi lamang warant sa kail sa kanyang kabutihan at sa kanyang pagsisikap bilang ilaw ng tahanan na kailangan gampanan ang napakahirap na responsibilidad na nagkatrabaho na at kailangan upang gampanan ang pagiging ina sa bahay. Ang aking pong tinutukoy ay ang ating Toastmaster sa gabing ito. Walang iba kundi si Madam Toastmaster Maria Jasmine Consolacion. Maraming salamat po, Distinguished Toastmaster Joey Villanueva. Maraming salamat po sa inyong lahat at nabigyan po ako ng pagkakataon na maging Toastmaster ng gabi. Ang tema sa gabing ito ay about sa katapatan. Ano po ang katapatan? Ang katapatan ay ang pinakamahusay na patakaran at dahil dito ay ito ay isang bagay na maaari mong ibigay sa tao na walang kapalit. Mapagaan ang pakiramdam kapag ikaw ay tapat at bukas ang iyong loob pakikipag-usap sa iyong kapwa. Tungkulin ngayon ay ang pagpapakilala sa lahat ng mga tagaganap sa programang ito ngayon para maging productive ang ating pagpupulong sa gabing ito. Ang una ko pong tatawagin ay ang ating punong tagapuna. Maari po bang lahat ng aking tatawagin ay magbigay lamang po ng konting explanation about kung ano yung kahalagahan ng katapatan. Ang ating punong tagapuna ay walang iba kundi si Toastmaster Danilo Abenes. Maraming salamat, Madam Toastmaster. Ako po ay tapat na punong tagapuna ngayong gabi. Susundan ko ang pakinggan at pakinggan ang buong segmento ng ating pagpupulong. Bago matapos ng meeting, magbigay ako ng buong ulat tungkol sa ating pagpupulong. Ako po ay matapat na maglingkod sa KaMFi Toastmaster kahit ngayon at kailanman. Balik sa iyo, Madam Toastmaster Maria Isuras. Maraming salamat po, Toastmaster Dani Abenes, sa iyong matapat na eksplanasyon. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang ating grammarian at ang taga-tuos ng A. Walang iba kundi si Toastmaster Johanna de la Peña. Maraming salamat, Toastmaster Jasmine. Yeah, Jasmine. Ang katapatan ay siyang gumagawa ng mahalaga sa isang tao. Bilang isang grammarian, ang aking tungkulin ay hikayatin at purihin ang mahusay na paggamit ng wika ng mga nagsasalita at iba pang mga kalahok sa pagpupulong na ito. Aking itatala ang anumang kilalang paggamit ng wika ng mga nagsasalita. Ang kulang sa pangungusap, ang paulit-ulit na salita, hindi tamang pangungusap o maling pagbigkas, maling gramatika,
at para naman sa ating salita ng gabi. Ay kaunlaran. Ang kahulugan po nito ay pagkakaroon ng pag-asenso o pag-aangat ng isang bansa, lugar o pamayanan. Halimbawa nito ay ang pangkabuhayan ay isang produkto sa pamahalaan at bansang Pilipinas ay kaunlaran ng pampulitik sa pamahalaan ng isang bansa. Ang isang mapayapa at pagkakaroon ng magandang hanap buhay ay nagpapatunay ng pagkakataon ng kaunlaran ng bawat isa. Ang kasabihang ito, ang kaunlaran ng ating bansa ay matatamo kung nagtutulungan ang bawat isa. Akin pong ilalahad ang aking mga tala bago matapos ang pagpupulong. Balik sa iyo, Toastmaster. Yes, ma'am. Yeah. Maraming salamat po, Toastmaster Johanna, sa iyong matapat na paliwanag. Ang susunod na tatawagin ko po ay walang iba kundi ang tagatakda ng oras para mapaliwanag sa atin kung ano po ang mga oras na karapat-dapat sa bawat segmento. Walang iba kundi si Distinguished Toastmaster Glenn Sibag. No, UTM Glenn. Naka-mute pala ako. Magandang gabi muli sa inyong lahat at maraming salamat, Toastmaster Jasmine. Sa gabing ito, ako ay natasang maging takatakta ng oras at aking babantayan ang oras na magagamit ng ating mga mananalumpati. Sa ating nag-iisang mananalumpati, sa ating unang mananalumpati, siya ay binibigyan ng 5 hanggang 7 minuto upang tapusin ang kanyang talumpati. Sa pagsapit ng 5 minuto, ay aking itataas ang berdeng kulay. At sa pagsapit ng 6 na minuto, ay aking itataas ang dilaw na kulay. At sa pagsapit ng 7 minuto ay aking itataas ang pulang kulay at siya ay bibigyan ng 30 segundo upang tapusin ang kanyang talumpati. Sa ating paghahain ng paksa, ang mananalumpati ay binibigyan ng 1 hanggang 2 minuto upang ibigay ang kanilang mga saluobin sa mga ibibigay ng mga katanungan o topic sa wikang Ingles sa kanila. Pagsapit ng 1 minuto ay aking itataas ang berdeng kulay. Pagsapit ng 1.5 minuto ay aking itataas ang dilaw na kulay. At pagsapit ng 2 minuto ay aking itataas ang pulang kulay at sila ay bibigyan ng 30 segundo upang tapusin ang kanilang mga talumpati. Sa ating mga tagapuna, sila ay binibigyan ng 2 hanggang 3 minuto upang ibigay ang kanilang mga puna sa ating mga mananalumpati. Pagsapit ng 2 minuto ay aking itataas ang berdeng kulay. Pagsapit ng 2.5 minuto ay aking itataas ang dilaw na kulay. At pagsapit ng 3 minuto ay aking itataas ang pulang kulay at sila ay binibigyan ng 30 segundo upang tapusin ang kanilang talumpati. At bilang tagagawad naman ng parangal ay aking kokolektahin ang inyong mga boto sa pamamagitan ng inyong pagtala ng sarili sa akin upang malaman natin kung sino ang inyong mga napiling mga mananalumpati at paghahain ng paksa at sa pagpupuna.
At sa pagtatapos ng ating pagpupulong ay aking ilalahad kung sino ang mga nakakamit ng mas mataas na mga puntos sa iba't ibang bahagi ng ating pagpupulong sa gabing ito. Balik sa iyo, Toastmaster Jasmine. Maraming salamat po, Distinguished Toastmaster Glenn Sibag. Ang susunod ngayon po ay aking ipakilala ang mga taga-Puna. Taga-toos ng A. Ah, taga-toos. Yeah, wala po ba siya? Ang susunod na tatawagin ay ang taga-toos ng A. Walang iba kundi si DTM, si Toastmaster Johanna Villapeña. Toastmaster Jethro ang taga-toos ng A. Ay, sorry po. Jethro Alcala. Sorry po. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi. Wala pala akong hawak nun, ng kopya. Englishin mo na lang. Sasabihin ko na lang kung anong sasabihin ko. Ako po ay inatasan, babantayan ang lahat na magsasalita ng A, E, at sa lahat po ng mga kalahok dito ay aking pong isusulat ang kanilang lahat ng mga aking naririnig sa kanilang mga sinasabi. Lapit-lapit ka naman sa microphone, Tito. Di ka namin marinig. Hello, at malakas ba o mahina? Ayos pa naman yung mic niya. Ayos. Ayun lang po, ako yung taga sa babantayan ko po lahat ang magsasalita ng A, E, sa lahat po ng mga nakalahok na ito. Ay pagkatapos po ng paligsahan o ang ating mga lahat ng kalahok nito, ay ako po ilalahad lahat ang mga ano bang naging aking napupuna sa inyong pag sakit pagsasaliksik. Balik sa iyo DT TM ano ba Mrs. Consolacion. Pasensya na po. It's okay. Maraming salamat po Toastmaster Jethro. Ngayon po ay aking ipakilala ang mga taga-Puna. Ang unang taga-Puna ay walang iba kundi si Distinguished Toastmaster Joey Villanueva. Sino bang pupunain po? Si Marpar po. Sa bagong kurikulum ng pathways sa Toastmasters, isa sa mga proyekto na dapat gawin sa unang baitang ng ating proyekto ay ang pagpupuna. At upang magkaroon ng dagdag na kaalaman, hindi lamang kaalaman, kundi upang magkaroon ng tamang pag-intindi ang mga taga-Puna o taga-Suri ng ating mga mananalumpati, ay kinakailangan sila ay pupunahin din, kaya suriin din. Kaya bilang taga-Puna ng mga taga-Puna ng ating mananalumpati sa gabing ito, ay mayroon lamang tayong dalawang tungkulin. Una ay bigyan ng Puna, pagpupuna ng ating Toastmaster. At pangalawa is magbigay ng positibo at na positibong pagpupuna sa Puna na ginawa o kaya ang pagsusuri na ginawa ng ating Toastmasters. Hinihiling ko sa ating mga taga-Puna na kung paanong nagampanan ng mga taga-Puna sa inyo ang ng kayo ay magpahayag ng inyong mensahe, ng inyong talumpati sa nakaraan, sana iyon din ang paggawin nating pamantayan upang lalo pang mahikayat ang ating mga kasapi na Toastmasters na paigtingin ang kanilang pagnanasang maging mabuting mananalumpati. Ginoo, Madam Toastmaster. Maraming salamat po. Ang susunod na, ang pangalawang taga-Puna ay walang iba kundi si Toastmaster Marpar. Katapatan. Ang katapatan ay galing sa puso.
ang katapatan na, natin binibigkas ay naramdaman ng mga nakikinig at naramdaman ng mga nanonood. At sa pangatlong ito ay aking inihiling ang matapat na pagpuna ng ating DTM na si Binomeba sa ating magiging tagapagsalita ng gabi. Inahangad ko na sa pangatlong ito ay mabibigyan niya ng hustisya ang kanyang pagpuna sa magiging tanongpati ng ating manapati ngayong gabi. Maraming salamat. Balik sa iyo, Tian Jasmine Consolacion. Maraming salamat po, Toastmaster Marpar. Handa na ba kayo? Sa ating mga mananalungkot. Handa na po. Kung paki-malala lang po, paki-unmute lang po yung ating mga phone. Ay, paki-unmute lang po ng ating mga phone kapag nagsimula na po yung mga yung mga magtatalumpati. Sino ang matagapuna ni Toastmaster ang Ilito Nasyon? Yung mga speaker. Si Toastmaster Ben and Distinguished Toastmaster Tess Villanueva. Okay. Okay. Maraming okay. Salamat po. Handa na po kayo? Ang ating, ipakilala ko pang ating unang mananalumpati. Speech project number one, walang iba kundi si Toastmaster ang Hilito Nasyon. Anong pamagat ng iyong... Endless loop of dreams po. Okay. Endless loop of dreams. Am I audible po to everyone? Yes. Okay. Muling tatawagin ko po. Ay, sorry po. Muling tatawagin ko pang unang mananalumpati, walang iba kundi si Toastmaster ang Hilito Nasyon. Accepting a challenge can be difficult sometimes, but either you pass or fail, you learn something new things. Isn't it that rewarding? Madam TME of the evening, fellow Toastmasters, when was the last time you accepted a challenge in your life? When I was a kid, my dream was just to be in the school. When I was studying, I've always wanted to graduate with honor. When I graduated in college, my dream was to top-notch the board exam and find a good job. When I got my license, and was employed here in the Kingdom of Saudi Arabia, that led me to my ultimate dream, and that was to raise my family from the poverty level or the poverty line. You see, our life is a chain of the things that we want. It is an endless loop of dreams. Peter F. Drucker, a famous American author, once said, "In every success story, you will find someone who has made a courageous decision. I am the breadwinner of a big family with 11 siblings. I've been in a roller coaster ride in life just to be able to get a degree. Now, my parents were not able to send me to college, but I did really work hard, and with the aid of a scholarship, I was able to graduate Bachelor of Science in Civil Engineering. I knew how it felt to study while your stomach is empty, and the only remedy for that is water during those starving moments. I know also how it felt to wear an oversized uniform from my elder brothers and watch them every night just to be able to have something to use for the next day of classes. But those experiences made me tough and invincible, that no matter how cruel and challenging this world is, I was able to continue my life. There were times, of course, that I almost gave up, but I had a vision. And I always believe that no matter where we come from, we can always make a change in our lives, and that on the lives of other people as well. Now, my personal experience made me realize the beauty of life, that we aren't here in this planet without a purpose. Now, my purpose is to raise my family from the poverty level.
to educate them and to be an instrument to educate the people in the community. And I hold on to this purpose until this moment and unto my last breath. Same reason why I work abroad, because I know that this is going to be a big help to achieve my goal. I supported their education because I wanted them to be a professionals and use that tools to better themselves in both in financial and of course in professional aspects. Now, just a little bit background of my professional career. I've worked as a structural design engineer in Saudi Arabia for almost 8 years. Before, I used to be an instructor in the Philippines, but I left the profession because I wanted to broaden my knowledge in civil engineering. Now, I always believe that a great educator is someone who could draw a line between theories and actual practices and being able to bridge the gap in between. Now, while working as a structural design engineer here in Saudi Arabia, I felt that there is really something missing in me. And I knew it for sure. It is my passion for teaching. With that, during my free time, I volunteer as a civil engineering lecturer in one of the famous Filipino civil engineering organizations in Jeddah called the Philippine Institute of Civil Engineers, Western Region, Saudi Arabia. As a lecturer, I prepare and train civil engineering students to pass their board examination and the civil engineering licensure examination, which is given yearly by the Professional Regulation Commission, before they could land a job, of course. Now, I have been doing this for almost 4 years without any compensation at all, and I find it very satisfying and fulfilling. Believe me, I'm telling this from the bottom of my heart. Now, aside from that, I also conduct seminars and workshops about the basic of structural engineering and to keep my fellow civil engineers being updated about the current trend in the industry. I also train Filipino civil engineers in the kingdom to pass their licensure examination from PRC. These experiences made me realize that my true calling is teaching. And with my plan to finally go back to academe, I have prepared myself to embrace my true calling. However, to qualify in an academe, I must have a master's degree, which I failed to consider while working for years in the industry. I was awakened with the reality that as a professional, it is a must to continuously update and upgrade ourselves and reach the standards of marketability because the world has become borderless. And so are we professionals. As a matter of fact, we are a complete example of that because we work here in Saudi Arabia. The competition is so tough nowadays that the deciding factor most probably could be the candidate's educational attainment. Now, I did have an idea to apply for online schooling, but I've always been longing to re-experience the environment of where you can physically interact with your classmates and your professors. Now, this led me to another alternatives. A friend of mine suggested a scholarship called Stipendium Hungaricum. It's a bilateral agreement between the government of Hungary and the Philippines. The good thing about this scholarship is it's totally free. They will cover your tuition fees, your accommodation, and you'll receive monthly stipend to support your stay during your study in Hungary. And who would have liked to, you know, discover the beautiful scenic attractions in Europe? Everybody does, but that's after COVID-19. Now they say great rewards comes with a great sacrifice. So what I did is I did a lot of effort. I have uploaded my personal documents like my TOR, my BRC ID, my diploma, and all those kind of things, which is pretty much easier for us OFWs because we have been preparing for it even before we applied for our job here in Saudi Arabia. Now, those kind of things is pretty much very difficult though, because I have to beat the deadline, which is January 15. I started my application January, first week of January, and so that was really very difficult.
And having a medical certificate that time is also very difficult, but I was able to get my medical certificate before COVID-19, thanks to my Nostradamus talent. Now, before I forget, I am so much grateful. I would like to extend my sincerest thanks to Toastmasters International because they accepted my certificate for advanced and competent communication certificate as an equivalent for IELTS. Now, the difficult part, as I've said, is I have to beat the deadline. But I was able to beat the deadline so far. I started like first week of January and I felt like I'm abusing my adrenaline rush. I had to submit those documents for both the government of Hungary and of course to the representative in the Philippines, which is the Commission on Higher Education. First, Chad is going to evaluate your application. So out of thousands of applicants, it boiled down to 35 lucky, candidates, which is the quota per year. Then selected applicants will be nominated by the government of Hungary for another screening and evaluation. So you will probably be contacted by the universities, your choice of preference, which are two universities in Hungary, to undergo entrance examination plus an interview, online interview. Now, if you meet those requirements, you'll be subjected to the last stage, which is the final selection. And if you're at this stage, they say as far as I've heard from those who are already benefited from this scholarship, you've got 80 to 90% probability to be in the list. And they're going to release the result in the mid of June, which is I'm really looking forward to. Now, I choose to study abroad because that's always been my dream, another dream of mine. I love the idea of joining an institution where there are international students who are vibrant enough to share and learn. And I'm very much optimistic to see myself being a part of this diverse community, just like Toastmasters International, to continuously updating myself for the advancement of knowledge and skills. And I think that this opportunity offers me a perfect platform, to have an intensive training. And I think that it offers also a good opportunity to inject our personal experience from the industry that we are involved in. Just like for me, for example, my knowledge in structural engineering. Fellow Toastmasters, as I'm going through this journey of giving and making a brighter future for others, I have come to a point where I see myself being left behind in terms of the things that I want, my passion, which is teaching. I have realized that everything is possible if we started doing it the moment we envision it. I believe that it is possible to update myself of a couple of years, which is 1.5 years, through this scholarship that I hope I'll be given this month of June, while supporting my family with my small earnings for the time that I'm enrolled in this program. I'm giving up my job and I'm willing to take the risk to invest the seeds of sacrifices for a better future, not only for myself, but for my family, for the students that I will teach in the future, for the hearts that I will touch, and for the lives that I will transform through my personal stories, gained experiences, and passionate advocacies. Back to you, Toastmaster of the Evening. Maraming salamat po, Toastmaster. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang pangalawang mananalumpati sa kanilang proyektong pagpupuna. Walang iba kundi si Toastmaster Ben Consolacion. Tunay nga na gusto nating umunlad sa buhay, dapat tayo ay una munang mangarap. Maraming salamat, Toastmaster KaMFi Meeting, sa iyong talumpati na nagbigay sa amin ng inspirasyon at aral. Ang layunin ng iyong talumpati sa gabing ito ay pagpapakilala sa iyong sarili. Tunay nga ang nakilala namin na ikaw ang tao na malaki ang pangarap sa iyong sarili. Simula pa lang nung ikaw ay nag-aral sa elementarya hanggang nagtapos sa kolehiyo. Hindi ka tumigil sa iyong mga pangarap at unti-unti namang naabot mo ang iyong mga pangarap. At nakita natin ngayong gabi ang iyong
pagbibigay ng atensyon sa iyong mga pangarap na maabot ang tunay na maging isang guro balang araw at ngayon pa lang ay pinaghahandaan mo. Tunay nga ikaw ay nakilala namin. Nakilala namin na hindi lang ikaw ay isang Pilipino, kundi isang tunay na Pilipino na tumutulong sa pamilya. Hindi po madali ang tumulong sa ating pamilya, lalong-lalo na kung may makapatid tayong maraming katulad mo. Kaya hangang-hanga kami sa iyo, Toastmaster Angelito. Kasi gabong palakpak po sa iyo. Bigyan natin masagayang palakpak si Toastmaster Angelito. Pangalawang layunin mo ay alam natin na ikaw ay isang magaling na mananalumpati. Ngunit sa gabing ito, sa iyong proyekto, lalo kaming nabigyan at makita muli kung gaano ka kagaling sa iyong pagtatalumpati. Tunay nga, ikaw ay nagsasalita mula sa iyong mga puso. At naway patuloy mong bigyan ng halaga yan dahil ang tunay na mananalumpati ay hindi lamang nagsasalita mula sa isip, kundi mula rin sa puso. Kaya maraming salamat dahil ikaw ay nagbahagi sa amin ng tunay na buhay na kwento na magbibigay sa amin ng inspirasyon. Toastmaster Angelito. Napakaganda sa Toastmaster dahil natuto tayo kung saan ang mga bagay na dapat tayo magiging, kumbaga sa salitang Ingles, ay ma-improve natin. Ang una kong suggestion ay ang mga hampas ng iyong mga kamay. Sa tingin ko ay may bubuti siguro ang huwag natin masyadong paghawak na yung kamay ay nakaganyan. Hayaan natin na magiging ang ating mga kamay ay nagiging tamang hampas lamang. Kasi nakikita ko may mga hampas na hindi karapat-dapat. Pangalawa ay masyadong mahaba ang iyong kwento. Napakaganda yung kwento. Pero siguro sa susunod na iyong pagtatalumpati, bigyan lang natin ng halaga ang mga bagay o mga impormasyon na gusto nating bigyan diin. Dahil sa sobrang haba ng oras minsan nakakalimutan na lang ng mga nanonood o nakikinig ang iyong mga sinasabi. Napakaganda yung kwento. Nagsimula ka sa about sa iyong pamilya, sumunod sa mga pangarap mo. Pero soon siguro, tingnan mo lang yung mga karapat-dapat. Mula sa amin dito, kami nagpapasalamat dahil ikaw ay nagbigay ng inspirasyon. Mabuhay ka, Toastmaster Angelito, nawa ikay makapasa at aming mga badasal ay sana ikaw ay makapasa. Balik sa iyo, Madam Toastmaster. Maraming salamat po, Toastmaster Ben. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang pangatlong sa proyektong pagpupuna. Walang iba kundi si Distinguished Toastmaster Tess Villanueva. Toastmaster ng gabi, para sa ating speaker, I would like to do my evaluation in English. When he said that accepting a challenge can be difficult at times, but isn't it rewarding? I must say that it is indeed rewarding, Mr. Speaker, when you told us about who you were and who you are at the moment. From being a scholar, to a board passer, to an OFW, to a breadwinner, and now as an educator in the community, I may say that I was able to hear you, feel you, and accept who you are and how you've become. With that, let us give our speaker a round of applause. Mr. Speaker, I also love your sincerity, your promptness on screen, and the confidence that you have shown us. Indeed, by telling us your own story, it leads us to appreciate all of the success that you have at the moment, despite of the challenges that you had before. If you will allow me, Mr. Speaker, I just would like to make 3 recommendations. First, I would like you to have at least an eye level on your camera every time you are talking to us. Why? For me, I could have misinterpreted it when you are not on a camera level, but on a downside, that as if you are
reading something, or you are looking for something. Secondly, I also would like to recommend, as part of my advice, that if next time when you do another speech, I would like you to look at yourself first if you are at the middle of the screen. In that way, you are not clinging on one side or on the other side, but at the middle of the screen. The last recommendation that I would like to give it to you, Mr. Speaker, is that you have emphasized two things in your life, and that is one is raising your family, and the other one is educating the community. We have heard about how you educate the community. How about a success story when you become the breadwinner of the family? Probably you can share to us like you are supporting the education of your children, or you are giving them something, a business, that somehow a family can live with it. Overall, Mr. Speaker, I really appreciate you for the effort that you have done, for the challenges that you have encountered in telling us on who you were and who you are at the moment. And as you said on the last part of your speech, you said that now it is about yourself. I will be looking forward to your next speech when you will be dealing now, what is it for me? Mr. Speaker, I will wait for that day until I hear your own story. Back to you, Toastmaster ng gabi, Toastmaster Jasmine Consolacion. Thank you, distinguished Toastmaster Tess Villanueva. Susunod na tatawagin ay yung tagatakda ng oras para magbigay ng kanyang talata. Maraming salamat, Toastmaster ng gabi. Ikinalulungkot ko po na sabihin na dalawa lamang po ang kwalipikado upang atin pong iboto sa ating mananalumpati sa gabing ito. Sila ay walang iba kundi si Toastmaster Ben at si Distinguished Toastmaster Tess Villanueva. Maaari lamang pong ipadala sa akin ng sikreto ang inyong mga boto upang maitala kung sino ang nakakuha ng mas maraming boto sa ating mananalumpati. Balik sa iyo, Toastmaster Jasmine. Maraming salamat po, Distinguished Glenn Sibag. Handa na ba kayo sa susunod na segmento? Handa na po. Ang ating susunod na segmento, tatawagin ko po ang ang tagahain ng paksa. Walang iba kundi si Toastmaster Gina Casino Hill. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa gabi pong ito, ako ang tagahain ng paksa. Para po sa mga panauhin natin na ngayon lamang nakadalo ng pagtitipo ng Toastmaster. Ang paghahain po ng paksa ay isang bahagi sa pagpupulong ng Toastmaster kung saan ang tagapagsalita ay binibigyan ng pagkakataon na maihayag niya ang kanyang mga idea o para mabigyan ng pagkakataon ng kanyang sarili na makabuo ng kumpiyansa sa pagsasalita sa paghahain po ng paksa. Wala pong tama o mali na kasagutan. Para po sa mga dati ng Toastmaster,
kayo po ay binibigyan ng pagkakataon na sagutin ang katanungan. At para po sa mga panauhin, kayo po ay bibigyan ng pagkakataon na magpakilala ng inyong sarili o sagutin ang katanungan o pariho po, pwede pong gawin ninyo ang pagpapakilala at pagsagot sa katanungan. Sa gabi pong ito, ang ating taksa ay tungkol sa katapatan. So, ang mga katanungan po na aking ibibigay ay naaayon sa taksa ng gabi. Atin na pong simulan. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan ang unang tagapagsalita sa paghahain ng paksa. Walang iba kundi ang magiting na mananalumpati na si Toastmaster Marpar. Naririnig niyo po ba ako? Yes. Ayun. Nagsuot pa talaga ng ano, Americana. May change costume na nagaganap. May change costume talaga. Magiting na Toastmaster Marpar. Yeah, magandang gabi po sa inyong lahat, mga gili kong Toastmasters. Ano ang dapat mong gawin kapag may nag-post o nagtanggol ng kasinungalingan sa social media? Magandang gabi sa inyong lahat, mga gilaw ko Toastmasters. Ang iyong katanungan ay napapanahon sapagkat sa panahon ito ay totoo nangyayari yan. Sa panahon natin ito, maraming mga kababayan natin ang mabatikos sa aming mga ginagawa. Sa aming mga ginagawa, pagtulong sa aming kapwa na mga OFWs, kami lahat ay naglilikom ng mga donors o sponsors galing sa iba't ibang tao at binibigay namin sa mga kababayan nating no work, no pay. Subalit sa kabila ng aming ginagawa, binabatikos pa rin kami ng mga taong humihingi ng tulong. Yung ibang hindi po namin nabibigyan, kami po ay binabatikos. Sabi sa amin, kinukura ko tiyo, binibigay ng mga sponsors, hindi nyo binibigay sa amin. Inuunan nyo pang inyong pamilya, bakit hindi nyo kami abutin? Kabila ng aming ginagawa, nandoon pa yung pagbabatikos sa amin. Yung iba sinasabi nila na sana magkaroon kayo ng COVID-19 para maranasan yung naranasan namin na hindi kami magkaroon ng mga relief good. Hindi lang ano, pinapaunawan namin sa kanila sa mababaw na mahinahon na paliwanag. Pinapaliwanag ko sa kanila na pinamibigay po namin ay galing sa aming bulsa at hindi po galing sa gobyerno. Kahit hindi kami pwedeng pantaan na isusubong kami kagulpo, isusubong kami sa ating gobyerno na kami ay namumurakot ng mga pinamibigay. Sa ganun pagkakataon at kinakailaman dyan, naniniwala ko sa kasabihang sa English, a soft palm can break hard bones. Yung dog, malambot ay kayang palambutin ang matigas na buto. Isang di ng malambot kayang patigasin ang matigas na buto. Sa aking pananalitang malumanay, ay nagagawa kong pababain ang emosyon ng mga taong galit. Tunay nga na sinasabi ang kasabihan na sa minahong pananalita kayang basagin o kayang wasakin ang emosyon, ang matigas na emosyon ng mga tao. At alam niyo po, mismong sila din ay bumababa din ang kanyang emosyon kapag narinig nila ikaw ay nagsalita ng mainahon. Maraming salamat sa inyo, yung pong ating dapat gawin, ang pagsalita ng mainahon sa kabila ng kanilang mga emosyon. Salamat, PM Gina. Maraming salamat po, Toastmaster Mar. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang ating binibining Toastmaster na si
Binibining Toastmaster Perlita. Bigyan po natin sila na asya ng isang matinding palakpak. Andiyan na po ba si Madam, si Toastmaster Perlita? Toastmaster Perlita? Pwede pong pakibuksan ang inyong mikropono? Andiyan na po siya. Andito na po. Naririnig niyo po ako, Toastmaster Perlita? Opo, ma'am. May tawag kasi okay sa Pilipinas, ma'am. Ah, okay po. Hello, ma'am. Ah, ito po ang inyong hello katanungan. Hello po. Opo, ito po ang inyong katanungan. May emergency lang sa Pinas, ma'am. May tawag po ako. Sandali lang po. Ah, sige po, sige po. Sige po. Sa ganitong pagkakataon, tinatawagan ko po si Toastmaster Jetro habang hinihintay natin Toastmaster Jetro. Yes po. Ito po ang inyong katanungan. Ang pagsasabi ng totoo at pagtutol sa mga pagkakamali at kasinungalingan ay nagdudulot ng napakalaking pag-unlad para sa sangkatauhan. Ang pagsasabi ng totoo at pagtutol sa mga pagkakamali at kasinungalingan ay nagdudulot ng napakalaking pag-unlad para sa sangkatauhan. Toastmaster Jetro? Yes po. Naniniwala ka ba sa aking binanggit na pangungusap? Naniniwala po. Pwede pong pakipaliwanag ang inyong kadahilanan na pinaniniwalaan ninyo ito? Okay. Unang-una po, magandang gabi po sa lahat, sa ating mga Ginoo at Ginang, sa lahat ng nandirito ngayon, dumadalo sa ating pagpupulong. At lalong-lalo sa iyo, DTM, Madam Gina. At sasagutin ko po yung mga katanungan. Ang katapatan po ng isang tao ay higit sa lahat na dapat tularan ng iba. Dahil ang katapatan po ay dapat nating ipamana sa ating mga susunod na henerasyon. Dahil po tayo ay hindi ang hindi tapat sa ating layunin, ay hindi po tayo susunod ng iba. Ang katapatan po ay naniniwala po ako na ay ito ay magdadala sa atin ng kabutihan at pag-uunlad sa ating kinabukasan. Dahil kung ikaw ay tapat sa iyo, lalo sa iyong tungkulin, kung ikaw may ginampanan sa iyong buhay o ikaw may malaking posisyon o sa iyong ginampanan sa iyong pamilya o sa ating lipunan, ako po ay naniniwala na ang tao kapag matapat, mayroon mang hindi naniniwala sa iyo na ikaw ay tapat, ay hindi po lahat sila, kukunti lamang po. Ang naniniwala po sa iyo ay mas marami po sa hindi naniniwala.
na ikaw ay isang taong matapat. Yun lamang po. Maraming salamat back to you, DTM Gina Kasing. Maraming salamat po, Toastmaster Jethro. Ang susunod po nating paghahain ng pagsa ay tatawag po ako ng dalawang tagapagsalita at kanilang ipagtanggol ang paksa na aking sasabihin. Tinatawagan ko po si Distinguished Toastmaster Glenn Sibag at si Toastmaster Danilo Abenes. Mangyari lang po na ang taga taga-takda ng oras ay bigyan po sila ng nararapat na oras para sa bawat isa. Ito po ang inyong ipagtatanggol kay para kay Toastmaster Glenn ay para sa katotohanan at para kay Toastmaster Danilo ay sa kasinungalingan. Ang katotohanan ay palaging insulto o patawa. Ang kasinungalingan ay madalas mas matamis. Gusto natin ito, ang ugali ng kasinungalingan ay mapang-aliw. Ang katotohanan ay walang pakialam sa kaginhawahan ng iba. Toastmaster Glenn? Maraming salamat, Toastmaster Gina. Uulitin ko po ulit para sa katotohanan. Ang katotohanan ay palaging insulto o patawa. Ang kasinungalingan ay madalas mas matamis. Para po kayo sa katotohanan. Maraming salamat, Toastmaster Gina. Ang katotohanan ay totoo naman pong napakasakit tanggapin ang katotohanan. Subalit, kung ating isa sa isip na sabihin natin kung ano ang katotohanan, ito ay magbibigay ng isang tapat na paliwanag na kailangan nating tanggapin sapagkat ito ang nagbibigay ng buong pusong sinasabi sa atin ng mga tao kung ano man ang nais nilang sabihin sa atin. Meron nga tayong kasabihan na ang tunay na kaibigan ay nagsasabi ng katotohanan. Hindi mo masasabi na tapat ang isang kaibigan kung hindi siya nagsasabi ng totoong mga bagay tungkol sa iyo. Kung ang susundin lamang ay ang pagsisinungaling, ay maari itong magbigay ng hindi magandang pangatwiran o hindi magiging magandang bagay sa isang tao. Kaya ang sa akin, sa ganang akin, dapat ay sabihin natin kung ano yung totoo, masakit man ito tanggapin o hindi man masakit tanggapin, ay sabihin natin kung ano ang totoo para naman din ito sa ikabubuti ng taong ating pagsasabihan. Yun lamang po at balik sa iyo, Toastmaster Gina. Maraming salamat po, Distinguished Toastmaster Glenn Sibag. At ngayon naman po upang ipagtanggol ang kasabayhan na ang kasinungalingan ay madalas mas matamis, tinatawagan ko po para sa matamis na kasinungalingan si Toastmaster Danilo Abenes. Nakamute po Danilo kayo, Toastmaster Danny. Pa-mute po ng inyong mic, Toastmaster Danny. Oo, sandali. Oo, medyo naririnig ko kayo, kaya lang hindi nyo ako naririnig, ano?
Naririnig ka na po ngayon. Ah, naririnig nyo na ako? Opo. Okay. Sige. At tama yung sinabi mo, Toastmaster Gina, ang kasinungalingan ay ikaw nga nagdudulot ng sa mga iba, nagdudulot ng maganda katulad ng mga negatibo. Ang gustong-gusto nila at sinusundan ang mga negatibo sa media, social media, lalong-lalo na ngayon na panahon. At yung mga iba, teka nga, sumasang-ayon pa sila. Hindi nila alam na negatibo o kasinungalingan pala ang pinupost o sinasabi ng isang tao sa media. Kaya kuminsan ay naniniwala tayo sa kasinungalingan at teka nga, napupokus tayo doon sa sinungaling. At maraming nangyayari ngayon na... mga sinungaling at ika nga gustong-gusto nila sinusundan at pinagbubunyi pa at sinasabi pa nila na tama ka, tama yung pala sinungaling. Katulad yung nangyayari kanina doon sa isang telebisyon. Pero mo, kaya ipinost niya sa media na ang kakapabuya kay Presidente Duterte na 50 milyones na pabuya, yung pala kasi ang daming mga kakasumunod sa kanya, parang maakit lang ang tao sa kanya. So, kaya lang ang kasinungalingan, ibig sabihin ay kahit maakit sila, yung pala may dulo ng sinungaling. At ngayon ay nangyari ay nasa kulungan. Kaya ang sinungaling, kahit anuman ang sasabihin niya, kasi sa isang sinungaling ay magdudulot kang pagtatakpan niya ng kasinungalingan niya ng 15. Pagkatapos yung 15, pagtatakpan niya ulit ng kasinungalingan ng 15, di mahigit 200 na ang sinungaling. Kaya minsan nahuhuli rin tayo sa mga sinungaling at saka yung sa bibig na rin na gagaling ang sinungaling. Kaya ako'y naniniwala ang sinungaling ay mahuhuli rin sa wakas. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Distinguished Toastmaster Glenn Sibag at Toastmaster Danilo Abenes. Bigyan po natin ang dalawa ng masigabong palakpakan. Ngayon naman po ang pagtutunggali ng magiting na tagapagsalita na si Toastmaster Ben Consolacion at Toastmaster Angelito Nacion, parehas na nasyon. Tinatawagan ko po si Toastmaster Ben Consolacion at si Toastmaster Angelito Nacion sa pagtutunggali ng kanilang ipagtatanggol na paksa. Sinabi ni Michael Scott, ang mga hangal ay nagsisinungaling, ang mga matatalino ay nananatili sa katotohanan. Para po sa mga hangal na nagsisinungaling ay kay Toastmaster Ben Consolacion, at para po sa mga matatalino ay nananatili sa katotohanan, ang magtatanggol po nito ay si Toastmaster Angelito Nacion. Toastmaster Ben Consolacion, para sa mga hangal. Muli, magandang gabi sa ating lahat, kapwa ko Toastmaster, at magandang gabi sa ating tagatakda ng paksa, Toastmaster Gina. Tunay nga ang kasabihan na dapat tayo ay nagkasabi ng katotohanan. Ngunit may mga bagay minsan na di dapat natin sabihin. O sabihin natin tayo ay magsinungaling o huwag nating ilahad ang lahat-lahat. Ito'y tanong na ito, naalala ko nung ako'y sumali sa Toastmasters. Ito'y tanong that lying about kapagsisinungaling. May mga bagay na pag di natin alam, di tayo natatakot. Pag di natin alam, ay
hindi dahil nagbibigay sa atin ng takot sa buhay kung anong mangyari. At tulad ng sasabihin natin sa ating mga anak na walang problema, magiging magaan din ang ating buhay o walang problema ang COVID na yan. Dahil kung sasabihin natin ang COVID ay nakakatakot, matatakot ang ating mga anak o ating mga pamilya. Sa pamagitan yon, sa tingin ko ay sa totoo naman nakakatakot ang COVID. Pero kung ito'y bibigyan natin ng ibang pamamaraan at ito'y hindi natin bibigyan ng mga negatibo o makatotohan ng mga bagay, ay hindi ito magbibigay ng takot sa ating mga pamilya. Katulad lamang ng ating buhay, kung lagi nating napapanood sa balita na maraming ganyan, ito'y magbibigay sa atin ng takot. Pero pag pinatay natin ang ating mga telebisyon, wala tayong alam. Minsan nagbibigay pa sa atin ng kapayapaan. Kaya ako'y naniniwala na minsan ang mga bagay-bagay ay huwag nating alamin na. Hayaan natin ating mga tenga, ay ilagay natin ang ating mga kamay sa ating tenga at tayo'y magkaroon ng tunay na kapayapaan. Balik sa iyo, Toastmaster Gina. Maraming salamat, Toastmaster Ben Consolacion. At ngayon naman, para sa matatalino ay nananatili sa katotohanan, tinatawagan ko po ang ating magiting na mananalumpati, si Toastmaster Angelito Nacion. Ang mga matatalinong tao sa kanilang kaisipan ay alam ang katotohanan. Subalit hindi lahat ng matatalinong tao ay nagsasabi ng katotohanan sa kanilang kapwa. Madam, tagahain ng paksa sa mga kapwa ko, Toastmasters, ang isang napaka-importanteng halimbawa nito ay yung paggamit natin ng social media. Sa aking palagay, ay tatlong klase ng viewer o tagapakinig or taga-digest ng mga impormasyon sa social media. Una ay yung mga taong kapag nakita ay naniwala agad. Pangalawa, ito yung mga taong kapag nakita sila ay nagbasa-basa at binigyan nila ng diin yung mga impormasyon na kanilang pinapanigan lamang. At ang pangatlong klase ng taong nagbabasa ng social media ay yung taong kapag nakakita ng impormasyon, ito ay nagbasa at pinakinggan ang dalawang panig ng sitwasyon. At sa bandang huli, ay hindi siya nagpalaganap ng impormasyon, kundi muli ito ay kanyang binigyang diin sa pamamagitan ng pagtatanong. Iyon ay yung mga ganoong klase ng tao na meron tayo sa social media. Maaaring isa ka doon sa mga nasabing tatlo. Ang sa akin lamang, ang pagiging isang matalino ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng responsibilidad na magpalaganap ng tamang impormasyon sa ating kapwa. Bakit? Dahil sa bandang huli, hindi lamang ang ating kapwa ang makikinabang, ang ating pamilya, ang ating komunidad, kundi ang buong sambayanan. Tayo ay namumuhay sa isang lugar na may isang layunin. At yon ay ang pagpapaganda ng ating buhay. Over to you. Maraming salamat, Toastmaster Angelito Nacion. At ngayon naman, ang pagtutunggali ng magkabiyak na si Distinguished Toastmaster Joey Villanueva and Distinguished Toastmaster Maria Teresa Villanueva. Kailangan ng tapang para harapin ang ating mga kalaban. Pero kailangan din natin ito kapag haharapin natin ang ating mga kaibigan. Para kay Distinguished Toastmaster Maria Teresa Villanueva, ipagtanggol nyo ang kailangan ng tapang para harapin ang ating mga kalaban.
Distinguished Toastmaster Maria Teresa Villanueva. Kagahain ng paksa, Toastmaster Gina Casino Hill, mga kakampi, magandang gabi po sa ating lahat. Para sa akin, ang katapangan ay hindi nasusukat kung gaano kakalakas gumanti sa iyong kalaban. Sabi nga nila, ang pinakamatinding sandata ay ang katahimikan. Ang katahimikan na aking pwedeng ihalin tulad sa isang katapangan. Naniniwala ako na kung bakit ang Pilipinas sa ngayon at ang katulad ng buong mundo ay nag-aaway-away sapagkat ginagamit ang katapangan sa maling kahulugan. Para sa kanila, ang katapangan ay pakikipag-talastasan, pagsasalita ng mga masasama sa kapwa-tao, paghahamon ng pag-aaway. Hindi kaya pwede rin na ang katapatan ay magsimula sa pagiging pananahimik ng isang tao? O ang katapangan ay pwedeng mag-umpisa sa pamamagitan ng isang pagtatanong sa iyong mga kaaway? Sapagkat kapag ka ang katapangan ay ginamit mo sa isang pagtatanong, naniniwala ako na nagbubukas ito para ang opinyon ng bawat isa ay magkaintindihan. Masyado nang maraming matatapang sa mundong ito, ayaw ko na po sanang sumama pa sa kanila. Naniniwala akong hindi natin sila kalaban. Magkakaiba man ang ating opinyon, magkakaiba man ang ating pananaw sa buhay, magkakaiba man ang ating estado sa buhay, hindi katapangan ang magiging solusyon. Katapangan na ginagamit sa dahas. Ang katapangan na magiging solusyon, katulad ng nasabi ko kanina, ay ang pagiging tahimik o kaya ang lagi nating pagdaan sa katapangan sa isang tanong. Tama ba to o mali? Balik sa iyo, tagahain ng paksa, Toastmaster Gina Casino Hill. Maraming salamat po, Distinguished Toastmaster Maria Teresa Villanueva. At ngayon naman po, para sa kailangan ng tapang, hindi lang sa kalaban, pero kailangan din natin ito kapag haharapin natin ang ating mga kaibigan. Distinguished Toastmaster Joey Villanueva. Madam Toastmaster Gina, mga kapwa ko, Toastmaster, kaunlaran ng ating pagkakaibigan, kung atin itong nasa isipan, dapat palaging mayroong tapang. Bakit po? Sapagkat kapag kakaibigan ang iyong mga kasama at kausap, gusto mo palagi silang masaya. Gusto mo palaging mabuti ang inyong pagsasamahan. Pero alam ba natin ang tunay na kaibigan ay yung nagsasabi ng katotohanan? Pagkakataon na ang katotohanan ay palaging masakit. Palagi itong hindi madaling tanggapin. Dito nasusukat ang tunay na kung siya ay may tapang na sabihin kung ano ang dapat kahit na ito ay ikakagalit ng kanyang kaibigan. Kung may samang ginawa ang iyong kaibigan, dapat may tapang tayong sabihin sa kanyang masama ito. Hindi dahil galit ka sa iyong kaibigan, kundi galit ka sa kanyang masamang ginawa. Dito dapat makikita at ating masusukat kung gaano ang relasyon ng magkakaibigan. Sapagkat ang tunay na magkakaibigan ay handang magsabi ng kahit na masakit kung ito ay dapat upang mabigyan ng mabuting kwento, mabuting gabay ang kanyang kaibigan.
Ako na nagkamali ay dapat matapang din akong tanggapin ang sinabi ng aking kaibigan upang maiwasto ko ang mali. Mga kakampi, sa mabuting pagkakaibigan, tapang ang kailangan sapagkat dito nasusuka ang tunay na pagmamahal at pagkakalinga. Magandang gabi po. Maraming salamat po, Distinguished Toastmaster Joey Villanueva. At para naman po sa ating isa pang binibini na si Toastmaster Johanna, bigyan po natin ng masigabong palakpakan si Toastmaster Johanna de la Peña para sa katanungang may dalawang paraan para magpaloko. Ang isa ay ang paniniwala sa hindi totoo at ang isa ay ang pagtanggi sa katotohanan. Toastmaster Johanna de la Peña. Maraming salamat, Toastmaster, Distinguished Toastmaster Gina. Ang merong dalawang paraan ng dalawang paraan ng panloloko? May dalawang paraan para magpaloko. Ang isa ay ang paniniwala sa hindi totoo o sa kasinungalingan at ang isa ay ang pagtanggi sa katotohanan. Merong dalawang paraan ng dalawang paraan ng para magpaloko. There are two ways to be fooled. One is to believe what is not true and the other is to refuse to believe what is true. Dalawang paraan ng pagpaloko. Meron kasing mga bagay na minsan, kahit alam nating mali, ay hindi natin ito pwedeng sabayan kung ano yung sinasabi ng isang tao. Minsan kasi merong mga tao na ito yung gusto niya. Gusto niyang idiin mismo na tama yung kanyang sinasabi. Mas maganda siguro para sa akin kung yung taong nagsasabi sa'yo ng parang ini-insist niya na tama yung sinasabi niya kahit alam mong mali, mas maganda siguro kung huwag mo siyang sabayan ng ng discussion. Kumbaga, huwag mong sabayan kung ano yung init ng ulo niya. Ipaliwanag mo sa kanya na ganito yung way dapat na natin gawin. Step by step, kumbaga, kagaya ng mga isang kaibigan ko na ini-insist talaga niya, dapat ito yung tama. Kahit alam ko na mali yung way na sinasabi niya. Dahil mainit yung ulo niya, hindi ko kayang pwede siyang sabayan. Kumbaga, hihintayin ko muna na magiging slow yung magiging kalmado siya bago ko siya sasabayan. Meron naman mga bagay na ayun nga, kahit alam mong tawag nito, alam mong tama yon, pero ayun lang po. Hindi ko alam paano ilalaborate yun eh. Balik sa'yo, Toastmaster Gina. Maraming salamat, Toastmaster Johanna. Tapos na po ba si Toastmaster Perlita o eto, hindi pa rin? Toastmaster Perlita? Ron? Hello, ma'am? Pwede na po kayong sumali sa paghahain ng paksa o meron pa rin po kayong kailangan tapusin sa na kausapin sa Pilipinas? Opo, kasi okay naman siya, kaya lang na disturb yung mind ko, ma'am, kasi yung pinsan ko tumawag dahil yung mother ko napangungot daw. Tinatawag daw ako. Okay po. So, pwede ka na pong bigyan ng katanungan? Okay lang po. Okay. Sabi ni Nelson Mandela, dumadami ang mga mangmang kapag nananahimik ang mga taong nag-iisip. Dumadami ang mga mangmang
kapag nananahimik ang mga taong nag-iisip sa banyaga po, fools multiply when wise men are silent. Fools multiply when wise men are silent. Toastmaster Perlita! Magandang gabi po sa inyong, sa ating lahat. Ang aking sa akin lang po ang pagkaunawa ko po dito sa mas maraming mangmang kung maraming kung nananahimik. Ganun po ba? Dumadami ang mangmang kapag ka nananahimik ang mga kapag nananahimik ang mga nag-iisip. Dumadami ang mangmang kung nananahimik ang nag-iisip. Fools are being multiplied when the wise are silent. Okay. Sa meaning po pag maraming nananahimik ano yun? Dumadami ang mangmang. So, kasi po, dahil wala silang informasyon sa mga nangyayari sa paligid nila. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan si Toastmaster Perlita. At dito po nagtatapos ang bahagi ng paghahain ng paksa. Balik sa iyo, Toastmaster ng gabi. Toastmaster, Distinguished Toastmaster Maria Teresa Villanueva. Toastmaster ng gabi, Maria Jasmine Consolacion. Maria Jasmine Consolacion. Pasensya po. Puro Maria. Pare Maria. Maraming salamat po, Toastmaster Gina, sa iyong napakagandang katanungan. Ngayon po, akin pong tatawagin ang tagatakda ng oras, walang iba kundi si Distinguished Toastmaster Glenn Sibag. Wala pong microphone. Distinguished Toastmaster Glenn Sibag. Paki-unmute. Yes. Maraming salamat, Toastmaster Jasmine. Nais ko pong sabihin na ang lahat po ay kwalipikado para po sa pag-ain ng paksa. Maliban lamang po kay Toastmaster Perlita na siya po ay hindi umabot sa takdang oras. Maaari lamang po ipadala ang boto sa akin po sa pamagitan ng personal na mensahe para sa akin na pamalaman po natin ang kung sino po ang siyang maraming boto para po sa pag-aayon ng paksa. Balik sa iyo, Toastmaster Jasmine. Maraming salamat po. Ngayon muli po nating ipadala ang ating boto sa kay TM DTM Glenn Sibag. Tapos na po. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating huling segmento. Tatawagin ko po ang unang, ang punong tagapuna. Walang iba kundi si Toastmaster Danilo Abenes. Maraming salamat, Toastmaster Jasmine. At unang-una pa
humihingi ako ng paumanhin ay dahil kanina na nagsisimula ng panalumpatin ni Toastmaster Angelito Nacion at naputol. At na, nakunik ko ang aking cellphone kanina doon kay Toastmaster Gina. And anyway, ipakikilala ko ang mga tagapuna at pupunahin niya ang ating Distinguished Toastmaster Tess Villanueva. Tawagin ko na Toastmaster Marpar. Toastmaster Marpar. Mga gilo kong Toastmasters, magandang gabi sa inyong lahat. Katapatan. Kaya nga ng ating kaninang salita ng gabi, katapatan. Naramdaman natin ang katapatan sa panalitan itong si Tita Tess Villanueva na kung saan sa kanyang panalita, sa mga nakikinig at sa mga nunoon, ramdam-ramdam ang kanyang mga sinasabi. TM, sa ating takapagsalita kanina, TM Nasyon, kumusta ka na? Ikaw ba ay nahikayat sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pag-iikayat sa iyo? Sumugot po, Tenasyon. Narandaman ko po ang panalita po ni DTM Tess Villanueva sapagkat 80% ng sinabi niya, sinabi ng ating tapagsalita kanina ay halos ang ako rin. Niranamdam ko ang bawat bahagi ng kanyang sinasabi at narandaman ko ang kanyang mga sinseridad. At maski ang kanyang mga pagpuna, ang kanyang pagbigay payo ay naging maayos din sapagkat mas maganda na marindigan na masakit ang katotohanan kaysa naman sa mapalabok na kasinungalingan. At kung yung mamarapati yung DTM Tess Villanueva, ay nais ko lamang mabigay sa iyo ng suhestyon sa iyong panalita. Gaya nga po ng sinabi niyo kanina sa ating takapagsalita ay kinakailangan nasa gitna kayo ng computer. Kaya hindi naman ang aking pungniling sa inyo na sa inyo susunod ang pagsalita, nawa po ay gumitna kayo sa computer o kaya naman ay gumamit kayo ng logo sa likod upang hindi masyadong magamit ang mga espasyo doon sa inyong ulunan. Kaya hindi naman na sobrahan po tayo ng pagkumpas ng kamay na para bagan tayo ay nangangaral po doon sa malaking publiko. At nais ko din namang sabihin sa inyo na kinakailangan sa inyong pagbibigay ng payo ay huwag gaanong tumingin sa inyong notebook na inyong binabasa. Kundi kinakailangan maging malaya ang inyong pananalita. Maraming salamat sa inyo at tunay nga po na lahat kami ay napagpala, lahat kami ay nahikayat sa inyong mga sinabi. Maraming salamat, balik sa iyo. Dito na ating maraming event. Salamat Toastmaster Mar at napakagandang puna kay Distinguished Toastmaster Tess Villanueva. Dadako naman tayo ang pangalawang tagapuna ng Toastmaster si Ben Consolacion. Tawagin natin si Distinguished Toastmaster Joey Villanueva. Maraming salamat Ginoong Toastmaster Danny, ang ating punong tagapuna. Sa ikaunlad at patuloy na paghuhubog sa kaisipan ng ating mananalumpati, mahusay na pagpupuna ang kailangan. Ito ang sadyang ginawa ni Ginoong Toastmaster Ben sa kanyang pagpupuna sa tulumpati ni Ginoong Toastmaster Angelico. Positibo at mahusay na pagsusuri nang nasabing talumpati ang kanyang ginawa. Ang kanyang mga mungkahi ay tiyak at tumutukoy sa isa o dalawa sa mga bagay na dapat bigyang pansin ng ating mananalumpati. Ginawa niya ito ng buong tapang, buong pagmamahal para sa ating tagapagsalita upang maipakita
ang tunay niyang katapatan bilang mahusay na taga-puna. Ako ay naniniwala na sa pagiging upang maging lalong kapakipakinabang ang nasabing pagpupuna. Iwasan natin ang salitang pero o subalit o mga negatibong salita pagkatapos nito ay ilalagay o isusunod ang ating mga mungkahi sapagkat para bagang itinaas natin ang ating mananalumpati at pagkatapos nito ay ibabagsak natin. Kung kaya't sa halip ang aking sa ganang akin, mas mabuti kung gawin nating positibo ang paglalahad sa talumpati o kaya'y ating napuna sa kanyang talumpati at pagkatapos dito ay ibigay natin ng walang salitang pero sa dulo kung ano ang ating talumpaan, kung ano ang ating mga mungkahi. Halimbawa, mahal na mananalumpati, damang-dama ko ang tunay na damdamin sa iyong mga salita sa pamamagitan ng boses na aking narinig. Ako ay naniniwala na lalo pang maging mabisa at lalo kitang maintindihan kung sa pamamagitan ng iyong magaling na kumpas ng mga kamay, magara na pagtindig at ang ekspresyon sa mukha ay sinasabayan nito. Kung inyong mapapansin, nailagay ko ang aking mungkahi sa dulo pagkatapos kong maibigay ang positibong nakita ko doon sa mananalumpati na hindi gumamit ng salitang pero. Kung ito ay ating gagawin sa lahat ng pagkakataon, magiging mahusay tayong mananalumpati upang mahikayat ang ating pinupuna. Maraming salamat po. Ginoong Toastmaster. Maraming salamat po at distinguished Toastmaster Joey Villanueva. Habang tayo'y umiigting ng gabi, napakaganda, napakasarap pakinggan ang mga salita ngayong gabi. At susunod tayo at ang ating grammarian. Ngayong gabi, tawagin natin ang ating grammarian, Toastmaster Joanna De La Peña. Maraming salamat, distinguished Toastmaster Danilo Abines. Bilang isang grammarian, isang kasiyahan ang pakikinig sa ating mga mananalumpati at sa mga nagsasalita ngayong gabi. Nakahanap po ako ng magagandang salita at pangungusap tulad ng malaki ang pangarap. Ngayon pa lang ay pinaghahandaan. Poverty level, I'll see my life left behind, ayon invisible, vision, courageous, isa sa isip, ipagtatanggol. Meron din tayong nanatili sa katotohanan. Malaya ang pananalita, mungkahi, pagtutunggali, katapangan. Meron din tayong, samantalang natutuwa rin ako dahil narinig ko rin na may gumamit po ng salita ng gabi ang kaunlaran. Walang iba kundi ang ating Pangulo, Distinguished Toastmaster Joey and Madam Toastmaster Tess. At meron din tayong meron din gumamit po ng salita na ang iyong ginampanan, kung maaari lang po sana gagamitin po natin ang iyong tungkulin. Yun lamang po, balik sa iyo Toastmaster, Distinguished Toastmaster Danilo Abines. Maraming salamat po. Maraming salamat Toastmaster Joanna at
Unang-una, nagpapasalamat ako sa sinabi mo distinguished, kaya lang hindi pa ako distinguished. Sorry po. Maraming salamat, Toastmaster Joanna. At sa susunod ng ating tawagin ay ang ating taga-tuos ng A. Tawagin natin Toastmaster Jitro Alcala. Toastmaster Jitro. Nawala na ata si Toastmaster Jitro. Toastmaster Jitro, nawala? O sige. Nandyan pa tito. Ah? Nandyan. Nandyan. Toastmaster Jitro. Nawala na po siya, baka na-disconnect. Siguro tawagin natin kung mamaya kung kung ma-on niya. Ngayon, tawagin natin ang ating bagong natin tawagawagin ang tagagawad ng parangal. At unang-una, sabi ko kanina, ay humingi ako ng paumanhin dahil naputol ang aking internet. Umpisa nagsasalita ni Toastmaster Angelito Nacion at naway noong una ay napakaganda, biglang naputol ang aking internet connection at na mabuti naman at naikonekta doon sa cellphone ko kanina at na-miss ko yung kay Toastmaster Angelito Nacion. At ito ang naitala kong report. Report ngayong gabi ay nagpapasalamat ako sa ating Pangulo at binuksan niya ng ating pagpupulong ng ika-8 ng gabi at 5 minuto. At maganda yung sinabi niya. Maganda yung sinabi niya na ngayong Mayo ay magkakaroon tayo ng distrito ng contest ng distrito sa Mayo 29. At sa mga tungkol naman sa paghahain ng paksa, maraming nagpapasalamat ako sa kay Toastmaster Gina at marami siyang hugot ngayong gabi. At siyempre, hindi lang ngayong gabi, ay marami siyang mga magagandang mga topic o kaya paksa na idinudulot sa atin, Toastmaster. Kaya nga, nandito tayo sa Toastmaster upang hasain natin na maigi ng ating pananalita kung paano mahasa, paano maituwid, paano gaganda ng ating pananalita para katularan na tayo ng ating mga kapwa. At nagpapasalamat rin ako sa mga natawagan ng paghain ng paksa to kay Angelito Nacion, katotohanan o kasinungalingan, Angelito Nacion at Toastmaster Ben Consolacion at napakaganda. At yung mga salita, sabi nga, walang mali ang mga sinasabi ng paghain ng paksa, yung mga sinasabi natin. At yun ang maganda sa Toastmaster, basta sige, hasa lang ng hasa. At nagpapasalamat rin ako kay Toastmaster Mar at DTM Glenn tungkol doon sa paksa. At pangatlo, nagpapasalamat ako kay Distinguished Toastmaster Tess Villanueva at sa Distinguished Joey Villanueva sa inilahan nila kung paano gawin ng katapangan sa kanilang sarili, sa kanilang kapwa. Maraming salamat. At Toastmaster, susunod kay Toastmaster Joanna at kay Toastmaster Pearly. Maraming salamat at marami tayo uli natutuhan ng ngayong gabi. At tungkol naman sa pagpupuna, nakita natin yung mga bihasang
Toastmaster, katulad ni Toastmaster Mar at saka Distinguished Toastmaster Joey. Napakaganda yung pagpupunan nila, yung positibo at ang mga improvements. Sabi nga sa English ay natutugma doon sa ating mga yung mga nagsasalita. Maraming salamat at ngayong gabi ay hindi ko napahahabaan ng aking salita kaya lang medyo mahaba na. Balik tawagin natin ang tagagawad ng parangal, Distinguished Toastmaster Glenn Sibag. Nandiyan na si Jethro. Ang Toastmaster, tawagin natin kung nandiyan na si Toastmaster Jethro Alcala, yung kung sino ang pinaka marami o sino ang pinaka walang at sa ngayong gabi. Maraming salamat. Toastmaster Jethro, nandiyan ka na? Hello sir, pasensya na po, paumanhin. Yeah, talaga niya. Mahina. Mahina ang signal. Pawala-wala po. So, sa aking pong napakinggan, kahit putol-putol lang ang signal po, may napupulot pa rin akong A-E. So, ang pinakamarami, ang pinakamaraming gumagamit ng salitang A ay isa lang po ang aking na pansin. Ay walang ibang ating tarasan ng gabi ay si Marpar. Maraming salamat, Toastmaster Jethro. Kaya nga sa susunod siguro ikang tingnan natin yung sarili natin kung paano natin ma-improve ng ating pananalita. At ako rin, nabibilang ko yung ako kanina, mabuti hindi ako at tarasan of the night. At sana nga dati-rati sabi nila, 7 na lang, ngayon 5, so nag-improve ako. Ngayon, tawagin natin ng ating tagagawad ng parangal, Distinguished Toastmaster Glenn Sibag, at tawagin natin ang ating Pangulo, Distinguished Toastmaster Joey Villanueva. Maraming salamat po nung taga Puna, Toastmaster Danny Abenes. Meron na po ba tayong sertipiko, mahal na Pangulo? Dalawa pa lang yung aking yung binigay mo sa akin. Dalawa lang. Yung pinakahuli. Mayroon pa tayong pinakahuli. Yung taga Puna. Wala akong taga po na, Tito. Sandali. Nasaan na ba? Magkwento ka po muna, mahal na Toastmaster ng gabi. Toastmaster. Magkukwento ko, mahal. Mag-closing ka na ba bilang Toastmaster ng gabi? Ano sa iyong katapatan? Maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga lahat ng dumalo sa programang ito. Ang isa lang po ang masasabi ko, ang tunay na katapatan sa ating bayan, sa ating pamilya at sa ating kaibigan ay magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Yun lamang po. Maraming salamat po. Okay, so ako'y handa na para sa ating certificate. Ngayon, para mabigyan natin ng picture ang ating mga nananalo, off muna natin yung ating camera. Except doon sa ating award master at saka sa ating toastmaster ng gabi.
Toastmaster Jasmine. Yan. Okay. Let us project now our ang ating pong mananalumpati sa gabing ito ay walang iba kundi si okay, go. Distinguished Toastmaster Maria Teresa Villanueva. Yes, okay. Open your camera, Distinguished Toastmaster Des. And then I will take the picture. Wala pang picture si... Wala si Distinguished Toastmaster your Des. Naka-on na po ako. Naka-on na yung camera mo. Opo. Baka mahina yung aking signal. Ayan. Oh, hindi ko nakikita sa picture eh. Okay, so kukuhanin ko muna ito ng picture. Ibabalik ko. Sunod naman po ay sa pag-a. For the next one. Sa pag-ain ng paksa. Ang pinakamagaling sa pag-ain ng paksa ay si Distinguished Toastmaster Maria Teresa Villanueva. Ako lang yata bumoto sa sarili ko, ah, DTM Green. Yung Toastmaster natin wala pa. At si? Toastmaster ng evening wala pa. Wala pa yung picture. Walang picture si Toastmaster ng gabi. Jasmine. Dali ko hanan ko ang picture. Open your camera, Toastmaster Jasmine. Naka-open na po. Naka-open na? Eh, ba't hindi ko na nakikita? Bakit kaya? Mahina yung dating ng ano po, internet. Ah, okay. So, paano lang muna tayo. Medyo mahina kasi ngayon dahil sa yung mga natapos na yung iftar. Pag tapos na yung iftar, nagkukuha na sila. Nag-internet na. Okay, at ang isa pa po na pinakamahusay sa pag-ain ng paksa ay si sino pa yun? Hindi ko nakuha, nakita yung kwan. Yung pangalan. Si Toastmaster Angelito Nacion. Okay, sandali lang. Gagawin ko muna. Angelito Nacion. Kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Kapag tumibok ang puso, lagot ka na, siguradong huli ka. Okay. Tapos Master Angelito, picture, camera. Hindi ko nakikita si Toastmaster Angelito. Toastmaster Angelito. Yan na. Nandiyan na siya. Okay. Sana. Nawawala. Eto, sa gitna. Hindi makita ni
Hindi makita ni Distinguished Toastmaster Joey si Toastmaster Angelito. Hindi lumalabas yan. Yung camera mo dito, Angelito eh. Okay, ikaw na lang mag-isa para at least ano nga yun. Sure. Sandali lang. Bawasan ko muna. Okay. There you are. Ayan. At ang pangatlo naman sa ating tagapuna, ang pinakamahusay sa ating tagapuna ay walang iba kundi ang ating mahal na Pangulo, Distinguished Toastmaster Joey Villanueva. Yeah! Nalala po. Yay! Binili ang ano, certificate. Yan po ang mga magagaling natin na mananalumpati, tagahain ng paksa at sa pagpupuna. Balik sa iyo, Toastmaster Jasmine. Okay, kuhan mo na tayo picture. Ay, picture daw muna. Picture. Iba yung lumabas. Ah, Nawala yung pangalan mo. Ayan, okay. Ayan. O, picture na. Okay, sandali. Wala ka video. Nawawala yung video eh. Ayaw talaga. Nagtatampo yung internet po. Oh, sige, saka na lang natin kuhanan ng picture. Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon po tayo ay magtatapos na po sa ating pagpupulong. Babalik ko po kay Pangulo, Distinguished Toastmaster Joey Villanueva, ating Pangulo. Okay. Open na lahat yung camera natin kasi mag-meeting na tayo. Maraming salamat, Madam Toastmaster Jasmine Consolacion at doon sa ating mga tagaganap sa pulong na ito. Maraming salamat sa inyo. Bibigyan natin kayo ng napakasigabong na palakpakan. Sapagkat kahit na iilan tayo ay naging matagumpay itong ating pagpupulong at naging kapaki-pakinabang. Nawa sa susunod pa nating pagpupulong ay maging maalab pa din tayo. Titigitin natin ang ating sarili na maging mas mabuti sa susunod na pagpupulong. Sapagkat doon lamang natin nasusukat kung itong ating ginagawa ay may napupuntahan ba? May nagagawa ba itong mabuti? At sa aking palagay, sa pamamagitan ng patuloy natin na pagsasanay, magiging bihasa tayo hindi lamang sa pag-iisip, hindi lamang sa pagsasalita ng wikang inamahal natin galing sa ating puso, kundi maging mapag-isip tayo, mapanuri, hindi lamang sa ating ginagawa, kundi kung ano ang nangyayari sa ating paligid. Sapagkat kung ano ang nakikita natin sa ating lipunan ngayon, ito ay larawan kung anong ating mamaya. Mga minamahal na kampi, dumako na tayo sa ating pagpupulong sa gabi ito. Kaya nga ng aking mabanggit, sa unang linggo ng Mayo, inilalahad ng ating konstitusyon na kinakailangan magkaroon at maghanda tayo para sa isang eleksyon. Pero siguro dahil sa kukunti lamang tayo, ang ating mga pinuno ay ating ihalal sa pamagitan ng pagbigay ng pagkakataon sa isa. Sa irepresenta ang kanilang sarili para maging pinuno. Gagawin natin ito sa susunod nating pagpupulong. Kung kaya't bago mangyari yon, siguro mag-usap-usap
tayo kung sino sa atin ang magiging puno sa susunod na taon para lalong palakasin ang ating club. Pangalawa, para maging ganap na makuha natin ang Select Distinguished Club Award para sa taong ito, kailangan natin ang dalawa pang kasapi para maganang dalawa ng kasapi na kapagbayad nilang 6 months dues para sa taong 2019 at 2020. Kung kaya tinikayat ko ang ating mga kasamahan kung sino pa ang dalawang kasapi na madagdag para ang apat ay makompleto natin, kinakailangan para maging kwalipikado tayo para sa Select Distinguished Award. Dalawa na lamang. Kung may dalawa tayong may dadagdag sa susunod na mga pagpupulong na hindi dapat matapos ang 30 ng Hunyo, ay makukuha na natin ang minimit nating karangalan. Pangalawa, pagtatlo. Sa darating na 27 ng Mayo at 28 ay gaganapin ang sabi ko na kaninang paligsahan sa pinakamagagaling na mananalumpati sa ating distrito, 104. Sa 28 ng Mayo ay gaganapin ang humorous at evaluation contests. Ito ay mangyayari sa umaga ang aking palagay. At sa 28 ng Mayo ay gaganapin naman ang table topics at international contest. So atin itong paghandaan upang tayo ay maka-join so makasali sa Zoom at matunghayan natin kung gaano kagaling ang ating mga mananalumpati sa panahon ito. Ako'y naniniwala na si Ginoong Toastmaster Ben ay kasama sa mga ito at siya ang magre-representa hindi lamang ng ating club kundi ng ating division kung kaya't dapat nandoon tayo. Isang napakahalagang schedule na dapat nating laanan ng ating panahon ay sa 27 ng Mayo sapagkat ito ang excellence at meeting ng distrito 104 kung saan dito magkakaroon tayo ng pag-uulat ng ano nangyari sa buong distrito sa nakaraang 10 buwan at dito din natin usapan ko ano bagong realignment ng ating distrito. Sino-sino ang buo ng isang area? Anong area ang masasama sa division? Ilang division pa magkakaroon ang distrito sa 100? Tayo ng mga presidente at ikalawang pangulo, ng lahat ng mga club ay siyang may kapangyarihan para bumoto kung ano kailangan nating baguhin at ipag-ibig sa natupang pagpupulong. Kaya't inihikayat namin kayo sapagkat dito din natin muling ihalal kung sino ang mga matungkulan bilang district director, ang ating PUD, ang ating CGD, ang PR manager. Sapagkat ayon sa ating napagkasunduan ng nakaraang pagpupulong, ang apat na ito ay dapat nating halal. Kasama na dito ang lahat ng mga Christian directors na kailangan din nating halap. Ang lahat ng mga ito ay mangyayari bago tapos ang buwang kasalukuyan. Kaya tinihiling ko na kung may mga schedule kayo,
laan para sa 27, 28, saka 29, kung ito ay ipapalitan, ito ay labis kong ikikatuwa at ipapasalamat sa inyo. Sa pagtapos nito ating mga paalala, mayroon pa ba kayong dapat nating pag-usapan o kaya mga tanong para ating sasagutin? Hello sir, yung renew 175 pa rin. Yung ating renew sir para sa Toastmaster. Magkano daw sabi mo? Member, member. Para sa ating membership? Yes po sir. Doon sa mga dati na nating membro, 175 pa din para sa aning na buwan hanggang sa ang katapusan nito ay sa Marso September September hanggang September po. Yeah. Pero kung bagong miyembro, magbabayad muna siya ng $20 para doon sa kanyang membership kit, at kung kailan siya nagsimula ng kanyang pagka kasapi, doon magsisimula ang 45 divided by 6 times the number of months na natitira pa. So kung magsisimula tayo ngayong Mayo, sa Mayo, Mayo, May, June, July, September, o limang buwan na lamang kapag bago ang member. So magkano ang dapat niyang ang dapat niyang membership? Kapag Mayo siya nagsimula, 45 divided by 6 times 5 is 3750 plus 20, yun, times 3.75. Kung Mayo siya magsimula, mga 250 sa bagong member. Kung mayroon kayong kaklala na gusto, iyaman niya, sabihin lamang at kakausapin natin sila. Mayroon pa ba kayong mga mungkahi? Sa susunod na na Martes, magkakaroon ulit tayong pagtutulong? Opo. Susunod na Martes ulit, may pagbupulong muli. Oh, anong gagamitin natin noon? Pilipino pa din o English? English naman po, mahal na pangulo. O sige. English ha? So sa susunod na pagpupulong, English naman tayo. At yan ay susunod na Martes na. Sa May 19. Saan yung aking kalendaryo? Ika labing siyam ng Mayo. So sa susunod na Martes, yan ay ika labing siyam ng Mayo, magkakaroon ulit tayo ng pagpupulong para dahil Ramadan pa din, mula ang ating pagpupulong sa ganap na ikawalo ng gabi para mabigyan ng pagkakataon na makapagprepara ang ating mga kapatid na Muslim katapos ng kanilang breaking the fast. Mayroon pa ba tayong dapat pag-usapan? Sino ang mga nakatakang pagsalita? Si Tim Angelito yata pwede ulit magsalita sa Ingles. Ulitin mo. Dadagdagan mo na lamang dito ang iyong speech. Ulitin yung kanyang speech. Nagawin ng 5 minutes lang. 5 to 7 minutes. At kung ano ang naging mungkahi ng iyong mga ang pinaka pinakabuod ng kanilang naging pagpupuna sa iyo, yun yung idadagdag mo sa iyong talumpati, pwede mong ulitin o pwede kang magkaroon ng panibagong talumpati. Ito ay papasa. Doon naman sa mga naging tagapuna, pwede naman kayong magtalumpati ng inyong ang huling talumpati para magkaroon kayo ng titik mo sa una level ng Toastmasters Pathways Curriculum.
So ang dalawa nating taga-tanumpati, si Distinguished Toastmaster Tess at si Ginong Toastmaster Ben, pwede nang maging speaker para matapos na nila yung level 1. So sino ang magtatulumpati Thursday bago tayo magtapos? Hindi, sir. Huh? Kailan? Ano siya, Sir Ben? Research your topic. Research your topic. Kailan po, ma'am? Sa ano? Martes? Sa Martes next week po. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Research your topic. Okay, ma'am. Oh, para next matapos mo na. Para may certificate ka na. Ah, sige. Sir John. Sige, sir. Sige, Sir Glenn. Opo. Sige po. Pagawa po. Sino pa? So, dapat matatulo yung ating speaker. So, CTM Ben, saka CTM Angelito ang ating speakers. Ikaw din, TM Tess? Sige, ikaw, Tita po. Tess, para matapos na rin. Okay. Okay. So, tapos, ikaw na, mahal na Ginoong pangalawang Pangulo, ang magbigay kung sino ang kanilang mga sagapuna para maibigay na natin. Oo, sige po. Okay. So kung wala na kayong iba pang tatalakayin, atin na tatapusin itong ating pagpupulong. Gusto? Mahal na Pangulo, gusto daw po ni Toastmaster Angelito na magkaroon ng debate sa table topics. Oh, yes. Kaso paano siya maging table topics? Nasa kwan siya, speaker. Sino yung ating magiging kwan? Ayun, kung magkakaroon tayo ng debate, hindi siguro para sa susunod na meeting. Sa susunod na meeting pa. Sa susunod na meeting. Ayun, pag-isipan ninyo kung ano yung magiging proposition. Formal debates pa ang gusto ninyo? Kung ang formal debates, kinakailangan may isang proposition at italaga na natin kung sino ang mga kailangang miyembro ng kupunan para sa pro at para sa cons. Sa susunod na pag-meeting, mahal na Pangulo, mag-draw lots na lang ng 1 and 2. Pag makuha na natin yung ating proposition, draw lots din natin kung sino ang cons at pro. At pagkatapos, mag-prepare o mapaghandaan nyo sa susunod na pagpupulong at bibigyan natin kayo ng dapat ninyong gawin, ilang minuto ang bawat isa, paano ang tinatawag na interpellation at ang mga suggestion na dapat ninyong gawin para maging formal ang debate. Siyempre, dahil ito ay una nating gagawin, may mga pagkakamali, pero isa din dahilan para lalo tayong maging mabuti at matutunan natin kung ano ang tamang pagdidebate ayon sa Toastmasters. Gusto pa ninyo yun? Toastmaster Angelito, mag-prepare na tayo ng pagpipili ang proposition. Sige po. Sige. Siguro ilagay natin doon sa group chat. Pilipino, dapat ang salita natin gagamitin, ha? Wikang Filipino. Opo. Oh, dapat Filipino kasi debate nga ito para sa salitang Filipino. Kasi pagkatapos nito, magkakaroon naman tayo ng pagpupulong na ang lahat ng sasabihin ay patula. So, hindi ka makakapagsalita kapag ka hindi patay dyan. Patay tayo. Ako'y aalis na po. Kung hindi so... Ako'y tutula. Makatang makata. Okay na ba? Ito is tama doon. Ano po? Tuwito. Pwede bang hindi sumama dyan sa ano, table topic? Tuwing Toastmaster, ako'y kinakabahan, hindi ko alam. Hindi, okay nga yan. Kasi diba, tinga, tutulungan ka ng iyong mga sama. Pwede kang sapuhin. O diba? Okay lang po yan. Okay, yun nga yung dahilan kung bakit tayo nandito eh. Kasi kapag kinakabahan ka, tapos bawat Martes kinakabahan ka na lamang, edi parang used ka na doon sa kaba. So, hindi mo na mararamdaman. Magiging bagong normal. Magal tayo bago mag-meeting. Kaya tuloy, nararamdaman mo yung kaba.
Pero kapag araw-araw natin ginagawa yan, kahit nakabahan ka, hindi mo na mararamdaman kasi used ka na. O, nakuha na na ba na yung picture ng lahat ng mga nandito? Pwede hindi yung ako. Yung mga camera, tapos kukuha tayo ng picture. Yay! Bago picture, matapos. Picture. Tita, merong nasa waiting room. Inaccept ko na po siya. Kaso mukhang mahina po. Si Showbert is ay member po. Showbert Berto Dasto. Baka gusto niya mag-attend kaya ganun. Kaso kanina pa siya nasa waiting room. Hindi ko siya nakikita. Okay. Inaccept ko na kasi siya. Ito, admit. Okay. Oh, sino pa yung hindi naka-on? Si Tito Jeffrey Wanlipa si naka-on yung kanyang camera. Tito Jeth? Ayan na. Ayan na, okay na. Naka-on pa yung kanyang camera. Sobrang hina na ng signal ko. Bumili ka na kasi ng ano, fiber optic. Pwede ako magsalita bago natin picturean? Yung ating Toastmaster nawawala. Magsasalita daw po si Toastmaster Danny bago magpicture. Sagutin ko yung sinabi ni Toastmaster Juana. Lalo akong kinakabahan habang tumatagal ang Toastmaster. Kaya hindi ka nag-iisa. Oo, lahat naman tayo laging may kikaba kapag ka nagsasalita. Kailangan lang, alam natin kung paano siya kontrolin. At yun yung tinuturo ng Toastmaster. Paano mo kontrolin ang iyong kaba. Kapag ka daw ang mananalita ay hindi kinakabahan, walang pakialam yun. May lahat naman tayo dito ay may pakialam. Kaya dapat lang nakabahan. Okay, ready, smile. Okay. 1, 2, 3, click. I got it. Kaling. Ngayon, para sa panghuli, maraming salamat po sa inyong panahon na ginugol para sa ating pagpupulong. Inaasahan po na kaano kasaya ating ginawang pagpupulong ngayon ay ganoon din kaalab ang ating susunod na pagpupulong at hanggang sa muli, magandang gabi po. Ang ating pagpupulong ay opisyal ko ng sinasara. Salamat po. Po. Salamat. God bless. God bless. Ayun, thank you po.